Kumusta mga Spookify readers? Bagong kabanata na to ng kwento. At bago ko simulan, ay kailangan ko muna mag-introduction para mas lalo niyong maintindihan ang mailalahad ko. Siguro naman marami sa inyong sumusubaybay talaga sa mga kwentong ibinabahagi ko. Mula sa simula at sa nakaraang huli kong confession. May mga hindi naniniwala. Ayos lang, ganyan talagang ugali ng tao. Expected ko na yan. Pero hindi ito hadlang para tumigil ako sa paglalahad ng katotohanan, kahit papyaw lang. Para sa kaalaman ng iba, na ang mundo ng engkanto ay hindi basta-basta mapapasok ng kahit na sinong tao. Tama po. Tatanungin niyo ako, bakit ako nakapasok doon at nakalabas ng buhay? Nakalimutan niyo na po ba na isa akong puting tupa? At apo pa ng kawal ng maestro? Napasok nga namin ang sagradong lugar ng Bermuda Triangle. Ang kaharian pa kaya ng mga engkanto? At kung babalikan natin ang kwento, para mas lalong klaro sa mga hindi nakaka-relate sa mga kwento ko, kesyo imposible daw kuno. Hindi matatawag na imposible yon. Dahil bago pa namin tinahak at pasukin ang sagradong lugar, ay pinainom kami ng banal na langis. Samahan pa natin ang tubig na sagrado na lumalabas galing sa pinakamalaking puno sa location ng Bermuda Triangle. Kung hindi pa rin kayo kumbinsido kung bakit ako nakalabas ng buhay at pinakawalan ng engkanto. Siyempre, pakakawalan talaga nila ako. Dahil bukod sa magkakaroon ng paglusob ng mga kasamaan ko na kawal ng maestro, ay pinilit nila ako sa kasunduan na ayaw ko bilang bana ng maharlikang anak ng babaeng kalahating engkanto at kalahating tao. Papatayin ba nila ang naging bahagi ng pamilya nila? Huwag nating ikumpara ang ugali natin bilang mortal sa mga ugali ng engkanto. Dahil hindi sila nagtatraidor sa kanilang kauri. Ngayon, malabo pa rin ba? Kung malabo pa rin, pacheck ka na. Malala na yan, sabi ni Buddy. Balik tayo sa kwento at bago ko pa talaga simulan, konting kaalaman lang para hindi masyado magulo. Pag nabasa nyo na ang kabuuan nito, sa mundo ng mga engkanto, ibang oras at panahon sa ginagalawan nila. Kaya kaya nilang pabilisin at pahinain ang takbo ng araw. Sasabihin nyo na namang imposible, bakit engkanto ka ba? Ganun talaga kasi, tinawag na ibang dimensyon, di ba? Ngayon simulan na natin ang kwento. Mahigit isang buwan lang ang nakalipas ng taon na rin ito. Pagka-uwi ko ng Cagayan de Oro, kahit nagdadalawang isip akong ipagtapat kay partner ang mga nangyari. Dalawang rason kung bakit. Una, hindi siya maniniwala at iisipin niyang hindi engkanto ang nagpakasal sa akin kundi tao talaga. Mas nakakabahalang advantage sa akin pag-iisip dahil magkakagulo kami panigurado. Pangalawa, matatakot siya kung maniniwala siya na nalalagay pala kami sa panganib. At magkakatotoo na yung hinala niya na dati pa nung nasa Lanao del Norte kami patungkol sa mga kababalagang lihim namin ni Buddy. Sa totoo lang, binabagabag ako ng aking konsensya kaya hiniling ko kay Buddy na tulungan niya akong magpaliwanag dahil magtatapat na ako kay partner. Mahinaon ko siyang kinausap at ang mas nakapagbigay sa akin ng lakas ng loob dahil nasa harap din kami ng pamilya ko mismo. Siyempre alam ng mama ko ang tungkol sa lihim na samahan kasi siya ay anak talaga ng kawal ng maestro. Yung maestro na lolo ko pa. Si Mama rin ang nagpatunay at nagkumbinsi kay partner. Nung maliwanagan na siya, sa mga hiwagang matagal na palang nakapalibot sa kanya, ay pumunta siya sa Lanao del Norte at kinumpirma ang kapatid niyang si Buddy. Sinabi ni Buddy lahat sa kapatid niya pero sila lang dalawa ang nag-usap dahil hiniling rin ni Buddy na magtatapat siya kung sila lang dalawa. Ngayon ay naniniwala na si partner na matagal na daw siyang may kutob na may kakaiba sa akin. Lalo na at nararanasan daw niya minsan at nasasaksihan ang mga pakikipagharap ko sa mga sitwasyong hindi maipaliwanag ng anumang siyensya. Nung nasa Lanao si partner, sakto ring umalis ang pamilya ko pauwi ng Quezon City sa Manila. Doon na kasi talaga tumitira at pumapas siya lang dito sa Cagayan de Oro para magbakasyon ng isang buwan tas babalik na naman. Habang mag-isa ako sa bahay, biglang bumukas ang pintuan habang nakahiga ako sa sofa. Habang nagtitext kami sa group message namin ni na Erwin, Buddy, Moy at partner. Puro kalokohan lang ang topic. Kaya tawa ako ng tawa sa mga biro nila.
Pagkabukas ng pinto, may pumasok na napakalakas na hangin at pumasok tuloy ang mga alikabok sa labas ng bahay. Kaya tumayo ako kagad para isarang nakabukas na pintuan. Gabi kasi yun, kaya bawal magwalis. Hinayaan ko na yung mga alikabok. Bukas ko nawawalisin. Bumalik ako sa pagiga ko sa sofa at nagpatuloy sa pagtitext. Ngunit, nagulat ako nang biglang may magsalita sa may uluhang parte ng higaan ko. Kumusta mahal kong asawa? Hindi mo man lang ba ako babatiin ng halik? Napabalikwas ako dahil alam kong ako lang naman mag-isa sa bahay ko. At bigla may nagsalita na isang babae. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ko ang Marley Candiwata na nakangiti pa na habang sinusuklay-suklay pa ng kamay niya ang buhok niya. Hindi ako nakapagsalita at natulala ako. At biglang tumunog ang cellphone ko at tinignan ko si Kuya Bobet ang tumatawag. Kaya sinagot ko. Yung Marley Candiwata, nakaupo pa rin sa sofa. Nagpatuloy sa pagsuklay-suklay ng buhok niya gamit ang kamay. Hello Kuya Bobet. Bakit ka napatawag? Tanong ko nung masagot ko ang cellphone. Lumusob dito sa compound ng mga itim na kawal ng mga engkanto. Napalaban ng mga bantay ng ground. Isa sa mga membro na saniban pa. At isinisigaw ay hinahanap ka ng Marley Candiwata. Ngunit sinabi na namin na umuwi ka na ng Cagayan de Oro. Meron ka palang t-shirt na naiwan dito. At nilaban at sinampay ni Bong. Kaya kinuha nila ito. Maaaring masundan ka dyan ha. Mag-iingat ka pinsan. Bukas na bukas ay papasyalan ka namin dyan. Sabi ni Kuya Bobet sa kabilang linya. Speaking of the devil, andito nga Kuya Bobet. Nakapasok sa loob ng bahay. Anong gagawin ko? Tanong ko na umaatras papuntang pintuan para lalabas na ako. Ngunit di nakasagot si Kuya Bobet dahil nag-battery empty ng cellphone ko. Kanina ko pa kasi ginagamit at di ko pa na-charge. Napansin kong malinis ng sahig at nawala na yung alikabok na kanina'y nagkalat sa sahig. Huwag kang matakot, asawa ko. Hindi ako nandito para gagawa ng gulo. Naparito ako para ipaalam sa'yo na buntis ako. Alam kong hindi ka matutuwa dahil hindi mo to kagustuhan. Pero sa ayaw at gusto mo, ipapaalam ko pa rin sa'yo na kapag naisilang ko ito, ay ilalayo ko siya kay ama at maninirahan siya dito sa mundo niyo. Sana'y magabayan mo ang anak natin. Dahil pag nagkataon na si ama ang magkokontrol sa kanya, ito ay itinakdang papatay sa iyo at lahat ng lahi niyo at maging sa mga kawal ng maestro mo. Ayaw kong mangyari yun dahil kalahating tao din ako. Alam kong ayaw mo akong mahalin dahil may nagmamay-ari na sa iyong nauna. Nire-respeto kita, hindi dahil sa asawa kita sa mundo namin, pero dahil ama ka ng anak ko. Alam kong mabait kang puting tupa, kaya nung magkasala ka sa lupang binabantayan namin, ay gusto kitang kunin dahil yun ay batas ng kaharian na nasasakupan namin. Nung pinadukot ka ni ama, ay hindi ako humadlang dahil ako ang paparusahan niya. Lumabag ka sa aming batas kaya gusto ka niyang parusahan. Ngunit nung malaman niyang isa kang puting tupa ay mas lalo siya naging interesado sa iyo dahil gagamitin ka niya laban sa mga kakampi mo. Pagpapaliwanag ng Marley Candiwata sa akin. Nung marinig ko ito'y nakarandam ako ng pagkaawa sa kanya. Tulad ko ay napwersa lang siya dahil nais ng kanyang itim na haring ama na engkanto. Kaya nawala sa isip ko na isa din siyang masamang katulad ng ama niya dahil sunod-sunuran lang siya. Kaya bumalik ako sa pagkakaupo sa sofa ngunit distansya ako sa kanya siyempre. Bakit kayo lumusob ng compound ni Maestro? Nagbigay kayo ng tensyon dun. Tanong ko sa kanya. Nagsalubong ang kilay niya at tila nagalit sa tanong ko. Gusto ko lang naman malaman kung nandoon ka. Kasama ang mga kawal ni ama. Pero inunahan kaming atakihin ng mga puting tupa. Dinasalan kami ng mga pangdikomunyon. Kaya gumanti na kami. At nagkaroon nga ng labanan. Kaya naisip kong sumanib sa isang membro ng kapunungan para makipagnegosyasyon. Kasi hindi kami pinapakinggan ng mga kasama niyo na nasa compound. Buti na lang, at isa sa mga kawal namin ay minakuha ang t-shirt mo at nalaman ko ang kinaroroonan mo. Pagpapaliwanag niya na sabay inilabas ang t-shirt ko na nakatupi na. Hindi ko alam kung saan niya ito nahugot, bigla na lang kasi na nasa kamay niya na at inaabot sa akin.
Tiningnan kong mabuti at tama, akin nga ang t-shirt. Pakiusap, mahal kong bana. Alagaan mo ang batang dinadala ko sa araw ng pagsilang niya. Ililihim ko kay ama na dadalhin ko siya dito sa iyo. May mga kawal naman si ama na malapit sa akin at tutulungan nila ako. Gabayan mo at alagaan mo ang anak mo. Huwag mong ibibigay kung sakaling mahanap kayo ni ama. Dahil hahanapin niya kayo. Humiling ka sa maestro mo na tulungan ka. Ito talagang sinadya ko dito. Kahit namimiss kita, pero alam kong hindi ka natutuwang nandito ako. Dahil nasabi ko na sa iyo lahat-lahat, bana ko. Alis na ako. Babalik ako ulit sa araw ng isisilang ko ng anak mo. Matapos yung sabihin nito, ay tumayo na siya at lumapit sa pintuan. Hindi siya gumamit ng maika niya at parang normal na tao lang. Tinitingnan ko lang siya na binubuksan ang pintuan at nung lumingon pa, ang maharlikang diwata ay ngumiti ito. Kahit may lungkot sa kanyang mata. Pagkaalis niya agad ay nag-charge ako ng cellphone ko. Dahil alam kong nagtataka na ang mga Barako Boys na sina Buddy, Erwin at Moy. Lalong-lalo na si partner, nagiging tigre na maladragon pa naman yun kapag di ako nakakapag-reply kaagad. Dalawang araw ang lumipas, normal lang ang takbo ng buhay ko. At nagtatrabaho ako panggabi sa isang kumpanya ng pabrika. Hanggang sa may nakilala akong kasama ko sa trabaho na bago lang natanggap. Siya si Kenta, kakaibang pangalan at pakiramdam ko kakaiba talaga siya. Lalaki si Kenta at feeling close pa sa akin. Kahit saan ako, lalo na sa break time, nag-FB ako, nasa tabi ko siya, nagmamasid-masid sa paligid. Tanong ng tanong tungkol sa akin. Minsan nga kinakabahan ako sa kanya dahil pag nagsisiyer ako, paglabas ko nasa labas na ang loko, para bang ginagwardyan niya ako. May isang beses pa nga, humiling siya na sasama siya sa bahay ko at magiinuman daw kami. Pumayag naman ako, ayoko din namang isipin niya na masama ugali ko, kaya isinama ko na. Sino nga ba si Kenta? At ano nga ba siya? Abangan ang susunod na bahagi ng kwento. At para sa magtatanong tungkol sa pamagat ng kwento ko, malalaman nyo rin sa kabuuan ng kwento. Maraming salamat sa mga sumusubaybay sa bawat kwento ko. Lalong-lalo na sa admin page na ito. God bless sa inyong lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.